kasama. Isa naman na panahong paksa natin pag-usapan sa araw na ito at ito ay may kaugnayan sa refund ng GSIS sa buwanang March para sa mga guro at mga kawani. Totoo ba mayroong refund ang buwanang March para sa atin? Sapagkat marami ang naghihintay, marami ang nagtatanong, marami ang sumubok na i-check ang kanilang mga ATM accounts o cards, at marami ang umaasa na lahat ay makatanggap ng refund for the month of March. Actually, may mga nakatanggap na ng refund ng mga guro at mga kawani sa sabing buwan. At ang sabi ng GSIS, on the way pa ang processing ng pagbibigay ng refund. So, ibig sabihin, may nabigyan na, may binibigyan pa, at mayroong pambibigyan ng mga members. Pero bakit nga ba hindi sabay-sabay ang pagbibigay? Ayon sa Bayanihan Act na inilabas noon, ay unang binigyan ng moratorium ang mga guro at kawani, ganun din ang mga taga-ibang ahensya ng pamahalaan, na magkaroon ng refund for 60 grace period. Kaya noon ay qualified tayo makatanggap ng April and May. Pero ang nangyari ay ibinigay na rin ng GSIS ang month of June. At ito hindi kasama sa usapan sa moratorium. Pero prerogative ng GSIS kung magbibigay ba sila o hindi. At mabuti naman at nakatanggap pa rin ang lahat ng refund sa sabing tatlong buwan. How about the month of March? Ang March ay hindi rin kasama. Pero magandang loob pa din ang GSIS upang mabigyan ng refund ang mga kasamahan natin na nauna nang nabigyan. Pero ito ang sabi. Mayroong requirement para makatanggap ng refund for month of March. Pwede natin i-check sa GSIS link kung sino-sino ba mga qualified na makatanggap ng nasabing refund. Sapagkat hindi basta-basta bibigyan, may requirement na binibigay ang GSIS. At sa madaling sabi, dapat ikaw ay mayroong good standing o maganda yung record sa payments at iba pa mga transactions na ginawa mo sa GSIS. Kaya yung mga nabigyan na ay pasalamat tayo, yung mga binibigyan pa ngayon ay ganun din, at yung mga hindi pa nabibigyan ay maghintay tayo at i-try nyo i-check sa GSIS link kung kayo ba ay qualified na mabigyan base sa requirement na binibigay ng GSIS. So maliwanag po, supposed to be hindi kasama ang March, pero dahil sa nagmagandang loob na ang GSIS, sinasama nila, pero merong kaakibat na requirements. So yun po ang inyong alamin, yun ang ating alamin buat sa GSIS link kung sino-sino ba ang mga qualified at ano ang mga requirements para makatanggap ng refund. So ibig sabihin pala, merong mabibigyan at merong hindi base sa ating loan standing sa GSIS. So maliwanag po mga kasama, so, sa mga nagtatanong at mga naghihintay, yun po ang ating malinaw na kasagutan. So, wala po tayong gagawin ngayon kundi i-check sa GSIS link ang mga requirements na kailangan kung tayo ba ay kasama sa mabibigyan o hindi. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay nakatulong ulit ng malaki upang magkaroon tayo ng idea at wala maang nakagam-agam at sa mga naghihintay, yan po ang ating kasagutan. Huwag po kalimutang mag-like, subscribe, and press the